guys! Welcome back sa akin channel! So ngayon mga kamahalis, nandito po tayo ngayon sa Waitsan or sa Terrazas. Kasi mga kamahalis, tayo po ay sumama sa tatay ko para po magtinda ng lobster mga kamahal. And para sa challenge na to mga kamahal, so kailangan ko po ng support na yung pakamahal para po sa 1,500 na revenue! Oh my god! Sana makaya ko mga kamahal. And so mga kamahalis, ngayon mga kamahal ay matumal ang bintahan ngayon mga kamahal dahil bihira lang po bumaba yung mga bisita dito sa Terrazas or pumunta dito sa Terrazas dahil nga po sa pandemic. Syempre hindi pa rin maiwasan natin yung mga pandemic, kaya kakunti lang po yung mga tao na pumunta po dito or yung mga bisita. Noon po mga kamahal, yung wala pa pandemic, is talaga napakadami ditong mga turista. Dito talaga is napakagandang place po nitong Terrazas tsaka po or Waitsan dito mga kamahal. Kaya ngayon is mga kamahal, samahan nyo ako ngayon dito sa vlog na to dahil para ipakita ko sa inyo kung ano ba ang sitwasyon ng mga vendor or maglalako dito ng mga lobster or isda. Dahil sa kalagatnaan ng araw, talagang sugot sila sa dagat para lang maglako ng lobster isda. Bro, yung mga kamahal, sa init, sa kalagatnaan ng araw, tapos mababasa ka pa ng dagat, is talagang doon ka talaga magkakasakit. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang tatay ko ay hindi nagkakasakit sa panahong ngayon na mainit, tsaka basa ng dagat. Siyempre, doon pwede ka doon magkasakit mga kamahal. Kaya ayun, so samahan nyo ako sa vlog na to and sa aking vlog na to mga kamahal yun. Mga kamahal, ayan, taga sa amin din yan mga kamahal, nagdala ko din yung mga lobster, isda, ayan si Ate Madel, si Kay Jason, si, ayan si Kuya, pangalan ito, basta taga sa amin yan mga kamahal, nagdala ko din sila ng lobster, so kami lang, ayan, sila tsaka mga tatay ko, sila lang yung mga nagdala ko ngayon dahil talagang napakatumal talaga ng bintahan ngayon mga kamahal, ayan sila, o nagdala ko din sila dito mga kamahal. Ayan mga kamahal, mag-iikot-ikot muna kami kasi dito is, wala talagang katawa dito mga kamahal sa terasa, so, mag-iikot-ikot kami tsaka po taming Tally Beach doon kami, doon siguro baka may bisita, baka sakaling may bumili sa amin, kaya mag-iikot-ikot muna kami. And ayun, ito yung bangka namin mga kamal, bangka namin. Thank you nga pala kay Kuya Ranan sa nagpahiram sa amin ng bangka, maraming salamat. Ayan po yung bangka niya, pinahiram po sa amin dahil yung isa po namin bangka mga kamal is si Ranan, tagas Dumbot na, kaya pinahiram kami ni Kuya Ranan. Ayan po, wait lang mga kamal, mag-iikot lang kami and samahan nyo kami mga kamal. Upstairs! So ganun po mga kamahal, kapag po nandito po kami sa tabing dagat, dyan po nagalo, dito sumisigaw po kami ng lobster mga kamahal. And mga kamahal, naubusan kami ng gasolina kaya tumiri kami ito sa kaligatnaan ng dagat. Ayun, nagsasalin po si ang katatamang dati, si JC po yung pangalan po yan, nagsasalin po siya ng gasolina dahil naubusan po kami. Buti po may dala kaming, may buwan po kaming gasolina, kung hindi dito lang po kami. Tatad dun sa pinagalokan mo kayo na bawal dun magpumundo. So ayun, mamaya na ulit mga kamahal. Ubus na po ang gasolina, wala pa po kaming bawas mga kamahal. Matumal po kasi ngayon ang mabentahan ngayon, tsaka kakaunti ang dumating na bisita. Marunong ka ba, JC? Mga kamahal, bus na ang gasolina namin. Wala pa kaming benta mga kamahal. Dalawang kulay po ito nga pambenta namin. Lobster tsaka po... Ano ba yung isang mong tinda? Lobster tsaka... Puset!
Isda. Pusit tsaka isda po pala ang tsaka lobster po ang nilalako namin mga kamahal. Nandiyan po kami naglalako sa mga bundok-bundok na yan. Dyan po sa mga beach-beach na yan. Sa Tali Beach, Fuego, Terrazas. Doon po kami naglalako mga kamahal. Ayan po, hindi po mapa-under ang bangka. Yo. So ayan mga kamahal, and bumalik na po kami dito sa Terrazas dahil nakapag-ikot-ikot na po kami at nakapag-alok-alok na po kami ng lobster tsaka isda. So ngayon mga kamahal, ito kami ngayon, bumalik kami dito sa Terrazas kasi dito talaga yung aming punduhan mga kamahal. Dito talaga kami pumupundo kapag magpapahinga or matulog mga kamahal. Pero hindi kami matulog, magpapahinga lang kami ito mga kamahal. So dito kami, ayan, and nandun yung mga kasama ng mga tatay sa kubo, dun sila nagpapahinga. Talagang matumal ngayon ang bintana mga kamahal, talagang walang mga bisita at dumating mga kamahal. Kaya ayun, so mamaya na ulit mga kamahal. So ayan mga kamahal, mag-alok-alok kami doon sa mga naliligo sa dagat. Baka sakaling bumili, may bawas tayo. Baka gusto niyo po ng lobster! Ayan mga kamahal, nandito po kami sa kubo. Ako lang pala mga kamahal dahil ang tatay ko nandun sa kabilang kubo, nandun sa kabilang kubo mga kamahal. Nagpapatila lang po kami ng ulan dahil napakalakas po ng ulan mga kamahal, tignan niyo po. Wait lang po. Wait. Mga kamahal, super lakas ng ulan mga kamahal, tsaka ang lakas ng kidlat, tsaka ng kulog. Hindi sila natakot sa kulog tsaka sa kidlat. Delikado po yun mga kamahal kapag naliliko ng dagat tapos na kidlat or nakulog. Delikado po yun mga kamahal kasi in case kapag po nataman yung dagat or tubig, pwede po rin silang matama ng kidlat mga kamahal. Ito mo. Yung mga kamahal, yung bundok doon, yung dini-dini, hindi na syadong makita kasi super lakas talaga ng ulan mga kamahal yun oh. Mahal talaga, napakahirap talaga ng sitwasyon talaga dito sa hanap buhay dito sa dagat mga kamahal. Lalo na kapag ikaw ay vendor dito sa ang hanap buhay mo sa dagat or vendor ka mga kamahal, talagang napakahirap. Lalo na kapag maglalawa ka ng lobster, ng isda, ng pusit, or ng clamshell. Kasi ang lobster kasi mga kamahal, hindi basta-basta nahuhuli yan or na nabibili kasi kami is umangkat lang din kami ng lobster. So umangkat kami sa Tagabalayan, tapos binibenta namin. Syempre kapag nagbenta kami, malaki na yung malaki na ibebenta namin kasi angkat lang namin yung hindi namin huli. Kung huli namin yun, pwede namin babaan yung presyo. Kaya hindi kami nagpapababa ng presyo sa lobster mga kamay kasi meron din kaming kalaban sa Gayan, meron din kaming ang tawag doon. Meron din kaming kasamahan na nagtitinda ng lobster. Syempre kapag mababa ang iyo na presyo, doon sila bibili sa east. Bibili sila sa akin kasi ang presyo ng lobster ko is mababa. So dapat kung anong presyo nila, pumantay ka sa presyo nila kasi para walang lamangan ba? Kasi syempre, napaka-unfair naman yun sa kanila. Kunyari, ang benta nila sa lobster is mga 2.5 ang isang kilo for sa amin is 2.3. Syempre sa amin sila sa amin sila bibili kasi mababa yung aming paninda. So dapat kung ganoon is wag na magtinda kasi parang kinalaban mo rin yung ibang vendors eh. Kawawa naman din sila mga kamahal, di ba? So yun. Napapatila lang kayo itong mga kamahal oh. Lakas ng ulan. Wala nakita. Yung namin oh, ito sa tatay ko. Po kami. Buti na lang po pinayagan kami dito sumilong mga kamahal kasi bawal na bawal po dito sumilong kasi ang pwede lang po dito sa kubo is yung mga turista or yung mga mag-aari kala po ng kubo. So mamaya na ulit mga kamahal, i-update po kayo kung ano yung kung magbebenta pa kami, kung maglalako pa kami dun sa Tali Beach or sa iba pang mga resort dito mga kamahal. So abangan nyo lang mamaya. So ayan mga kamahal, malas 4 na po na ang hapon mga kamahal and uuwi na po kami. So umiuwi kami ng walang bawas tsaka walang bisita mga kamahal. Talagang napakatumal talaga ng bintahan ngayon mga kamahal. Kaya uuwi kami ng walang-wala ngayon mga kamahal. Kaya yun, may chance pa naman bukas para kami maglako. So
Ayan, bahala na mga kamahal kung sama pa ako bukas. And so ayan mga kamahal, buti na lang may bumili sa amin, hindi kami uwi ng Luhaan at walang bawas dahil may tumawag sa amin na isang turista or isang bisita na bibili po daw sila ng lobster. Oo nga pala mga kamahal, ang tawag sa lobster na yan is rock lobster. Meron po tayong tinatawag na mga lobster o marami pong klaseng lobster. Meron pong rock lobster at saka meron din pong grim lobster at meron din pong aswang na lobster. Ayun po yung tinatawag namin ditong aswang. So, meron po kami tatlong klaseng tinatawag na lobster dito. At nagtataka sila mga kamahal kung bakit do ang lobster ay maitim or maputik. So mga kamahal, lahat po nag-encounter namin mga bisita, ganun po tinatanong sa amin kung bakit po do maitim ang lobster. Mga kamahal, kapag po yung nilinis namin o yan po ay binrush namin, yan po ay magiging kulay orange at hindi na po yung kulay putik mga kamahal. Buti na lang talaga mga kamahal, meron akong GCash kasi nag-aalanganin silang bumili dahil wala silang cash na pera. So ang sabi ko, meron po kaming GCash, pwede nyo po yung GCash sa amin kasi kung wala po kayong pera. So sabi naman nila, yun sige pwede. Yung isang kilo, nakadepende yan kung ilang piraso mga kamahal. For example, sa isang kilo, kapag po dalawang piraso, yun po ay mga big size o malalaki. Kapag naman po sa isang kilo, apat na piraso o limang piraso, yun po ay maliliit na lobster or cute size na kung tawagin mga kamahal. Magpasensya nyo na mga kamahal kung naka-voice over ako ngayon dahil sa videong ito mga kamahal nawala yung sounds. Habang nag-edit ako nawala yung sounds mga kamahal, hindi ko alam kung bakit nawala. At yun na nga mga kamahal, nalilinis na po ng tatay ko yung lobster. O yun, tinan nyo guys, o. Orange na po siya na brush. Pero hindi pa po siya na ma-brush, kulay itim po siya or kulay maputik. Yan po. May dala po talaga kaming pang brush or pang linis mga kamahal. Dala parang ready po kami mga kamahal. So ayan mga kamahal, but na lang at mayroong bumili sa amin na lima. Ilang mga kilo tayo? Ha? 1.8 na kilos na banagan mga kamahal. So but na lang may bumili sa amin, kung hindi uwi kami ng Luhaan mga kamahal at walang benta.